Good morning, Sister Ruby. Good morning. Good morning, Sister Ruby. So we are now. Teka, sino ko ang ating list? Ilan na po tayo? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11. Good morning. Where is Luna? Luna, si Luna meron siya. Kasama si Luna. Good morning, Brother Jojo. Luna, where are you? Yan. Good morning sa Hong Kong, sa California, sa Indiana, and sa New Zealand. Hi, yan yung YCP, Brother Sis. Ah, good morning po, Sister Yuge. Kami nasa bahay yan, Sasha. Ay, si Luna may kasama ng isa pa. Ginger! Cute! Nakakatuwa! Nag-invite si Luna! Nakakatuwa! Kasi international tayo, kaya nag-invite din ako ng ibang, ano, ibang place naman. Kaya nga! Ginger and Luna, welcome! Diba? Nakakatuwa talaga, no? Yung creations ng Lord, no? Yung po ba? Yung nature... Wow! Good morning, Sister Juliet! Good morning sa lahat! Good morning, everybody! Wow! Big na! Malapit na next week! Yan! Good morning, si Brother Jojo! Ingatan ka po ng Lord sa biyahe mo po! Sa inyong paglalakbay, sa mga nagbibiyahe, ingatan po kayo ng ating Panginoon. Yan. Praise God. Sige po, tayo po ay mag-start na. Anong oras na po ba? Wait lang. Yan. So we are 14 po dito po sa ating messenger room. Baka po yung iba, hahabol po sila. So tayo po ay magsisimula na. Let us pray po. Sige po, manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ama naming mapagmahal, salamat Panginoon sa panibagong araw na ipinagkaloob mo po sa aming mga buhay. Salamat sa masigla at napakagandang araw na ito, Panginoon, na inyo pong ibinigay sa amin. Lord, we pray na sa amin pong sama-samang pananalangin at pagde-devotion ngayong umaga pong ito, we pray for your mighty presence, O God, na maranasan po ng buhay ng bawat isa. We pray, Lord, sa mga kasama po namin na nasa biyahe, Panginoon. We pray for your protection, for your guidance, O God, be upon them. We pray for their safety, Lord, na makarating po sila, Panginoon, sa kanila pong mga destinasyon. Lord, maging sa lahat po na ngayon po ay present sa messenger room na ito. Lord, we pray, Panginoon, na kami pong lahat ay maranasan namin, Panginoon, ang walang hanggang pagmamahal. Presensya mo, Panginoon, sa aming mga buhay. We love you, Lord. And we pray, O God, na sa araw na ito, Panginoon, ay makakaranas kami ng isang napakagandang mensahe, Panginoon, maririnig namin, coming from you. Lord, kasangkapanin mo ang buhay ko, Lord, na masabi ko ang ipinasasabi mo po, Panginoon, sa buhay ko ng bawat isa. We thank you, Lord. We love you. We honor you, Lord. This is our prayer in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Good morning po sa inyong lahat. Isang kagalakan po na makasama po kayong muli dito po sa ating morning prayer and devotion. Alam niyo po, nakakatuwa po ang revelation ng ating Panginoon. Sabi po niya, yung ating daily morning prayer and devotion, this is God's spiritual vitamins. No, again po, no, God's
God's spiritual vitamins, no? Meron, kung meron po tayong iniinom na vitamina or supplements para sa ating mga katawang panlupa, meron din po tayong everyday na tinitake. Ito po ang spiritual vitamins. Ang walang iba po kundi ang salita ng ating Panginoon. Yan, kaya ano po, mananatili ang malusog na spiritual na buhay kung tayo po ay magpapatuloy na mag-aaral at makikinig ng salita ng ating Panginoon. Ano po ba ang kinocompose? Meron pong vitamins, di ba? Centrum ba yun? Sabi, complete from A to Z, no? Kompleto siya. Vitamins, vitamins and minerals, complete from A to Z. Meron din pong spiritual vitamins from A to Z. So, ngayon pong araw na to, vitamin A muna tayo. Vitamin A for our spiritual vitamins. Ang sabi po, vitamin A. A stands for always God causes us to triumph, no? Always our God causes us to triumph. Hindi po tayo talunan. Tayo po yung mga pinagtagumpay na ng Panginoon. Kung meron man pong pandemic, eh lahat pong yan ay alam natin na tayo po ay wagi, no? Hindi po tayo loser. We are all triumphant and victorious people of the living God. Amen? Amen. So ang vitamin A for today, March 26, always God. Palagi po ang Diyos, no? Causes us to triumph. Causes us to triumph. Babasahin ko po ang John 16:33. Ang sabi po sa salita ng Panginoon, sa John 16:33, ito po, ang sabi po ni Jesus, I have said this to you, that in me, you may have peace. In the world, you will have tribulation or trials. But take heart, I have overcome the world. No? Sabi ni Jesus, take heart, I have overcome the world. Hindi naman po maitatanggi talaga na ang mundong ito ay may mga tribulation, trials, sufferings, di po ba? Pero sabi po ni Jesus, but in me, you will have peace. Kaya napakahalaga po ang ating relasyon sa ating Panginoon. That in me, you will have peace. Hindi po nabibili ang peace eh. May nabibili bang peace sa Mercury Drug? May nabibili po bang peace na kahit gano'ng karami yung pera po ng tao, bibili ako ng kapayapaan kasi marami akong pera, kaya kong bilhin yan. Pero hindi po gano'n yun eh. Ang peace po kasi ay galing lamang po sa ating totohanan at pagsuko ng buhay natin sa ating Panginoon. Kaya ang atin pong inaalok at ino-offer po ni Jesus is tayo po ay totohanang lumapit sa ating Panginoon. Sabi, that in me, no, you will have peace. Sabi po ng ating Panginoong Jesus. Sabi niya, in this world, you will have tribulation. Sa mundong ito, naku, mayroong mga tribulation. Tribulation, ito po ay mga pagsubok, sufferings, trials, pandemic, salot. Hindi po yan itinanggi ng ating Panginoon. Meron po talaga yan sa mundong ito. Pero ang sabi po niya, but take heart, I have overcome the world. Tinapos na po ni Jesus lahat ng laban, more than 2,000 years ago at the cross of Calvary. Tapos na po ang lahat ng yon. Kaya panghawakan po natin, Lord, tinapos mo na noon pa man. Kung meron man pong mga laban ngayon, alam po natin na tayo po'y sinasamahan ng ating Panginoon. Babasahin ko po itong nandito po sa 2 Chronicles 19:15. 2 Chronicles 19:15. Ang sabi po dito, and he said, listen all Judah and inhabitants of Jerusalem and King Jehoshaphat. Thus says the Lord, do not be afraid and do not be dismayed at this great horde, for the battle is not yours but God's. Ang battle po ng pandemic, ang battle ng mga buhay po na dumarating sa atin, iba't ibang klaseng pagsubok, not only COVID po, pero ang sabi po ng Lord, for the battle is not yours. For the battle is not yours, Sister Susan. For the battle is not yours, Brother Jojo. For the battle is not yours, lahat po tayo.
Sabi po ng Lord, it's not yours but God's. Akin lahat ang battle na yan. Kasi kung tayo lang po aminin natin, hindi po natin kayang pagtagumpayan. Kung sa sariling lakas natin, sariling karunungan natin, o kung ano yung meron tayo, hindi po natin kayang pagtagumpayan kung hindi po natin, kundi tayo sasamahan ng Panginoon. Kung wala po ang Panginoon sa buhay natin, malamang po talaga tayo ay dadampuntin na lang sa isang tabi. Pero dapat po talaga malaman ng bawat isa that this battle po, hindi po atin, battle po ito ng Panginoon. And we need God po para mapagtagumpayan. Meron pa pong isa in Deuteronomy chapter 3 verse 22. Sabi po, "You shall not fear them, you shall not fear them, for it is the Lord your God who fights for you." Huwag tayong matakot. It is the Lord our God who fights for us. Yan, manatili po na ang pananampalataya po natin talaga dito sa panahon ngayon, i-exercise po natin. Lord, we know that you are fighting for us. You are for us. You are not against us. Di po ba? God is with us. He fights for us. Kaya po, wag po tayong panghinaan. Tayo po'y lalong maging malakas sa ating pananampalataya. Strengthen our faith in the Lord. Habang tayo po ay dumadaan sa ganitong sitwasyon ng ating mga buhay. Sabi nga po, thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus. Thanks be to God because He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Salamat sa Panginoon. Sa lahat po ng nangyayari sa buhay natin, every day ay miracle po, ano? Every day is a miracle. Natatapos po yung isang araw, nagiging matagumpay. Sinustain ng Lord lahat ng mga needs natin. Kung may dumaan mang problema, binibigyan ng solusyon ng Panginoon. Iniingatan tayo ng Panginoon. Yung mahal natin sa buhay, alam natin kasama na iniingatan ng Panginoon. So, ang gawin po natin, palagi po tayong manalangin, palagi po tayong magbasa ng salita ng Panginoon, makinig. Kung may mga gawain na katulad po nito, tandaan nyo po, ang morning prayer and devotion po, hindi po ito gawain ng tao. So, ito po ay gawain ng Diyos. Siya po ang may-ari ng mga oras na ito. So, hindi po ito work ng tao lang. Ito po ay trabaho po ng Lord na tayo ngayon ay pakinggan. Nakikinig po ang Diyos. Every time meron po tayong morning prayer and devotion. Hindi po ito sa atin lang, but it is the work of the Lord po na tayo po'y magkasama-sama. So, prayer is not just for times of trouble. Hindi porke may trouble, sakalang po tayo magpipray. Even in times of blessings po, naroroon pa rin po na tayo po'y maging prayerful. Ang sabi po sa Biblia, pray at all times. Pray at all times. Pray unceasingly, walang patid na pananalangin, ano man yung ginagawa natin. Di po ba? Nagbibiyahe ka man, naglilinis ka ng bahay, nagluluto, no? Pwede naman kausapin natin si Lord. Di po ba? Hindi naman po sinabi ng Lord, every Sunday ko lang kayo pakikinggan. Ang sabi po niya, pray unceasingly, pray at all times. Alam niyo po, yung prayerlessness pala is a sin. Ang tao na hindi nananalangin ay nagkakasala sa Panginoon. At ang prayer po, para tayong pag wala pong panalangin, yung spirito po natin parang kapareho nito yung wala ka ng oxygen sa katawan. It's like yung parang wala ng oxygen na hindi ka na makakahinga. Ganon din po ang buhay natin pag wala po tayong panalangin. So, hindi po pwedeng wala tayong prayer. Opo, we need to pray. We need to pray. Kaya po, ito po'y buhay na natin. Itong ginagawa po natin everyday. Parte na po ng buhay natin ito habang tayo'y may hininga. Nasama-sama tayong mananalangin. Alam ko po, meron din po kayong your own time. Yung personal po ninyong pananalangin din na kayo lamang po. No, so we have your own time, your own prayer po in your closet, no. Meron din pong tayo yung
community praying, tayo po nasama-sama po na nananalangin. So, pray at all times po. Ito po ang buhay na natin. Ang manalangin, sumamba sa Diyos, sabi nga. Meron pa po akong isang nabasa, ang sabi ni Elizabeth Elliot, kapatid, kung ikaw man ngayon ay dumadanas ng matinding pagsubok, no, matinding pagsubok, maaring magaang na pagsubok, pero pagsubok pa rin yan, nakaka-distract pa rin ng kaisipan natin, masyadong mabigat pa rin sa puso natin, kahit maliit lang. Kung hindi man ikaw, baka may kamag-anak ka na may pagsubok, kaibigan. Alam niyo po, nabasa ko, sabi ni Elizabeth Elliot, "Leave it all in the hands that we were wounded for you." That were wounded for you. Leave it all in the hands that were wounded for you. Ibigay po natin lahat sa Panginoong Jesus. Namatay po siya sa krus, nasugatan, namatay. Di po ba? Hinampas. Halos hindi na po maintindihan kung ano po ang itsura ng Panginoon sa dami po ng sugat na natamo po niya sa krus ng Kalbaryo. Para po yun sa ating lahat. Kung meron man tayong pwedeng sabihan ng lahat po ng kabigatan, ng lahat po ng problema natin, leave it all to Jesus. Give it all to Jesus. Offer them all to Jesus. Yung pong hirap na naranasan po niya sa krus, para po sa atin yun. Para sa iyo, para sa akin, para tayo pong lahat ay magkamit ng buhay na walang hanggan, buhay na kasiyasiya, buhay na mapanatag, may kapayapaan. So wala pong dahilan para po tayong lahat ay mapanghinaan. Nandyan po ang Panginoong Jesus na tinapos po niya ang lahat ng laban ng buhay. Ang kailangan po natin ay patuloy na manampalataya sa Panginoon habang tayo ay may hininga. Nasa ang buhay man natin, nasa mabuti o may pagsubok na pinagdadaanan, hindi po magbabago. Patuloy pa rin tayong magmamahal sa ating Panginoon. Patuloy tayong mananampalataya, magtitiwala tayo kay Lord at all times. Amen? Amen. Kaya po ang vitamin A, always God causes us to triumph. No, tayo po ay mga mapagtagumpay na anak ng Diyos. Hindi tayo talunan. Ang sabi nga po sa Deuteronomy, hindi kayo mga buntot, no? Kayo'y mga ulo. Di po ba? Kaya alam niyo po si Lord po, napakaganda po ng plano niya sa bawat isa sa atin. Kung meron man pong may mga sakit, may karamdaman, o merong mga kahinaan na nangyayari, give it all to Jesus, give it all to Jesus, offer them all to Jesus, our Lord and Savior. Meron po ngayon, nakikita ko sa messenger room, nasa hospital po ba? Na-operahan po siya. Oo, nasa hospital po yan. Hindi ko alam po kung nakalabas siya sa ICU. Nasa regular room. Ah, nasa regular room. Oh, praise God. God. Praise God. So, under recovery po. Praise God. Praise God. Sige po, napakaganda po ng gagawin ng Panginoon, ano, sa mga buhay po ng bawat isa. Tayo po ay manatili lamang po na nakaangkla, no? Nakaangkla po ang buhay natin sa Panginoon. Alam niyo po, 'di ba, yung boat, 'di po ba? Pagka nakaangkla na po siya, kahit ano pa pong lakas ng alon, may bagyong dumating, 'di po ba? Pero nakaangkla po, hindi po matitinag, hindi lulubog, 'di po ba? So ganun din po ang mga buhay natin, iangkla po natin at i-connect po sa Panginoon. Yan. So, meron po tayong VR15 po dito po sa room, sa messenger room. At nais ko po na tayo po ngayong umaga ay manalangin at lumapit po sa ating Panginoon na tayo po ay umasa sa Diyos. Dumipende po tayo sa Panginoon. Aminin natin sa sarili natin, no, hindi po natin kaya talaga ang buhay na hiwalay sa Diyos.
kapag ang buhay po natin ay hindi nakaangkla, yun po ang tunay na pandemic, yun ang tunay na crisis. Ang buhay na hiwalay sa Panginoon po, ang buhay na hiwalay sa Panginoon, yun po ang tunay na crisis, hindi po ang COVID. Kaya tayo pong lahat ay lalapit, dudulog po sa Panginoon ngayong umagang ito. Sige po, tayong lahat ay yumuko, tayo po ay pumikit. O Diyos, salamat ng marami, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, Panginoon, na kami po ay muli ay sama-sama dito po sa messenger room, Panginoon. Lord, we know that there is no accident, Panginoon, sa inyo. Lord, kung sino man po yung present ngayon, Lord, sa messenger room na ito, Lord, ikaw po yung kumilos at nagdala sa kanila para maging maka-attend po sila ngayon, Lord. It is not by our own will, but it is your will, Lord, na sila po ngayon ay present ngayon dito po sa messenger room. Lord, we pour out our hearts to you right now, O God. Inaamin namin sa aming sarili, Panginoon, na kung kami po ay hiwalay sa iyo, Lord, sadyang napakahirap. Kapag ang buhay namin ay hiwalay sa iyo, Panginoon, wala po kaming magagawa. Lord, ini-invite ka namin sa buhay namin, Lord Jesus. Pinapapasok ka namin sa aming mga buhay, sa aming mga puso. Kasi ikaw lamang yung pag-asa namin, Lord. Nabubuhay kami ngayon, Panginoon, punong-puno ng pagtitiwala po sa inyo. Wala nang ibang pinakamahalaga sa buhay namin, Panginoon, kundi ikaw ay aming kilalanin bilang aming Diyos at tagapagligtas. Gumigising kami every morning, Lord, looking forward na tatagpuin ka, Panginoon, pasalamatan ka sa lahat-lahat, Panginoon, ng ginagawa mo sa buhay namin. Lord, looking forward kami na magkaroon kami ng sama-samang pananalangin, devotion, Panginoon. Salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord, hindi dahil sa aming sariling lakas at karunungan, kundi dahil po sa napakayamang biyaya mo, Panginoon. Lord, kay buti mo sa aming mga buhay. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi namin kayang suklian ito, Lord. Hindi po namin kaya. Sa lahat ng mga ginawa mo sa buhay namin, Lord, hindi po namin kayang bayaran yun. Lord, salamat. Iniligtas mo kami. Ikaw yung nagsakripisyo, Panginoon. Namatay ka para sa amin. Ibinigay mo, Panginoon, ang buhay mo para sa amin, Lord. Nagpapasalamat po kami, O Diyos, sa lahat ng ginawa niyo po para sa amin. Lord, sa umagang ito, Lord, ramdam na ramdam ko, Panginoon, na may mga kasama ako sa messenger room, na ngayon po ay may mga pag-aalala, na ngayon po, Panginoon, ay may mga pangangailangan, na ngayon po, Panginoon, ay may mga nangangailangan ng kumpletong kagalingan. Lord, naninikluhod po ang mga puso namin sa inyo, Lord. Humihingi po kami, Panginoon, ng tulong sa lahat po ng may sakit at karamdaman, Lord, lalong-lalo na, Lord, sa kasama namin sa messenger room na natapos lang operahan, Lord. We pray for his fast recovery, Panginoon. We pray, Lord, na maibalik ang sigla, Lord, ang good health, Lord, para sa kanyang katawan. Lord, patuloy na kasangkapanin mo ang doktor, ang lahat ng mga gamot na pinapainom sa kanya, kasangkapanin mo, Panginoon, upang maranasan po niya, Lord, ang kumpletong kagalingan. Lord, even, Lord, yung fast recovery, Lord, makakabalik siya sa normal na buhay ng mabilis. Lord, ibigay mo po ang kalakasan, Panginoon, sa kanyang asawa, sa kanyang pamilya, Panginoon. Lord, we pray, God, in the name of Jesus, in the name of Jesus, na maranasan po ng pamilya po, Lord,
nakasama namin ngayon na nasa hospital, ang mapaghimalang kamay mo, Panginoon. Lord, ang pagkilos ng presensya mo, ng kapangyarihan mo, Panginoon, sa buhay nila, maranasan po nila, Lord. Lord, maging po sa mga ibang present ngayon, alam ko, Panginoon, maraming may mga kahilingan, Panginoon, para sa kanilang pamilya, sa kanilang asawa, anak, sa kanilang kabuhayan, sa kanilang mga kamag-anak, mga kaibigan, Panginoon. Ikaw ang kumpletong nakakaalam kung ano po yung lahat ng sitwasyon ng bawat isa, Lord. I pray, Lord, we pray. Lord, sagutin mo po yung mga panalangin naming lahat, Panginoon. Lord, sabi mo, you have overcome the world. Lord, Lord, salamat ng marami sa salita po ninyo na nagbibigay ng lakas, pag-asa sa aming mga buhay. We know, God, that the battles are yours, not ours, Lord. Lord, wala po kaming gagawin kundi magpasalamat ng magpasalamat in advance sa lahat po ng mga panalangin na sinasagot mo na sa mga oras na ito. Lord, maraming marami pong salamat, Lord. We are victorious. We are victorious through Christ our Lord, our Savior. Lord, salamat ng marami, Panginoon. For you sustain everything, Lord. For the strength, Lord. For your protection, Lord. For your divine guidance, divine wisdom, Lord. Thank you so much, O God. Hindi ka madamot na Diyos. Hindi mo ipagkakait, Panginoon, ang mga bagay na yan sa aming mga buhay, sapagkat mabuti kang Diyos. Salamat sa kapayapaan, Panginoon, na nararanasan namin. At salamat, Panginoon, sa joy na nararanasan namin, Panginoon. That despite of what is happening, Panginoon, masayang-masaya kami, galak na galak ang puso namin, Panginoon. Dahil ikaw po ang naglalagay nito sa aming mga puso. Lord, salamat ng marami kulang ang salita, Panginoon, upang pasalamatan ka namin. Walang hanggang pasasalamat, Panginoon. Tanging sa inyo po lamang. We love you, God the Father. We love you, God the Son, our Lord Jesus. We love you, God the Holy Spirit. To you be all the glory, highest honor, and praise. In Jesus' name, this we pray. Amen and amen. Praise God. Praise God. Maraming salamat po sa buhay po ninyo. Tunay na napagpapala po kayo sa buhay po ng bawat isa ngayong umaga. Huwag po tayong magsasawa at mapapagod na tayo po'y magpuri sa ating Panginoon. Sabi nga, pray and thank God in advance, no? Sapagkat alam natin, God answers prayer. God can do miracles, wonders po sa mga buhay natin. Thank you so much po. Tayo po ay, pwede po bang hilingin kayo na mag-picture taking po tayo ulit? Sige po. Glory be to God po. To God be all the glory. 1, 2, 3. And then next page po. Yan, we have 3 pages. 4 po. 1, 2, 3. And another one po, pasensya na po.